So today we are going to talk about castration o yung pagkakapon sa ating mga alagang hayop. Castration, ano nga ba ito? So, castration, ang procedure na ginagawa natin sa mga lalaking hayop, no? Ibig sabihin, tinatanggal surgically yung kanilang testicles para hindi na sila magparami, no? So, isang paraan ito para makontrol yung population ng mga hayop. Ayun ang primary cause kung bakit tayo nagka-castrate, no? It's true for dogs and cats. Isang importanteng dahilan kung bakit din natin ito ginagawa is para maiwasan natin yung mga sakit involving the testicles and yung prostate tumors eventually. No? So if you remove the hormones supplying these organs, you eliminate also the possibility of them developing these kinds of diseases. Mas mainam, if you're going to do it on general population, that you control the males as well. Ang lagi natin kasing ginagawa is we do the spaying for the females, which is equally important. But we neglect, nakakalimutan na yung mga lalaki, kailangan din sila. Isa sa mga benefits din ng pagka-castrate ng ating mga alagang hayop, aso at pusa, is we remove the possibility of them roaming around. Usually kasi kapag ang isang lalaking aso o pusa, when there's a female in heat, or they would go out and look for the female in heat and try to mate them. Pag-uwi, may mga sugat na. O kaya, dahil nakipag-away sa ibang male dogs na gusto makipag-mate, no, sa isang female na aso. So all these things, yung roaming around, yung possibility of developing tumors in the testicles and the prostate, yung overpopulation can be answered by castration. Itong operasyon na to, yung castration, very simple lang naman yung yung procedure. Castration usually takes around mga 10-15 minutes. Pero dahil yung case niya is intra-abdominal yung kanyang testicle, medyo matagal at saka medyo maselan, no? Because we'll have to open the abdominal cavity. Usually castration na ginagawa natin is naandito lang, no? So tatanggalin mo lang itong ball na ito and then we're done, no? But since hindi ganyan yung case natin today, we will have to open from here on this side and then hanapin natin sa loob yung nawawalang balls. Usually, ang castration is just an outpatient procedure. Ibig sabihin, dadalhin sa umaga, kukuha na ng blood. Kung okay, you can do it the same day. No? And uuwi din after. Pretty much the same with the dogs and cats. No? Nakakaproblema lang kapag halimbawa, yung balls ng hayop ay hindi nag-descend. We call this cryptorchidism. Paano natin malalaman kung yung testicles ng alaga ng hayop ay nag-descend pareho? So you have to palpate them. Usually your vet does that, no? And hahanapin natin kung nasa singit, at kung wala doon sa singit, most likely na andun yan sa loob ng abdomen, hindi bumaba. So on cases like this, kailangan alisin surgically. Bubuksan yung loob ng tiyan, hahanapin sa loob para doon tanggalin. So itong testicle na ito, usually, nandito siya sa labas, no? But since ka hindi siya nag-descend for whatever reason, no? We have to take it out. Otherwise, magiging tumor siya. No? So you have to really remove this. Malaki yan sa loob. Kapag lumaki, nagbabara, hindi makaihi yung aso.
So yung tanong ng iba, Dok, hayaan na lang natin na nasa loob yan. Pwede niyong hayaan, no? Ang problema, pwedeng lumaki yung testicle sa loob ng abdomen at mag-form into a seminoma. It's a kind of tumor that happens kapag hiniiwanan natin o hinahayaan lang natin yung testicle sa loob ng abdomen. May mga tinatanggal ako ng mga testicles na nasa singit. Nagsisimula sa kasing laki ng kalamansi hanggang sa lumalaki hanggang kasing laki ng santol. No? It is more difficult for the vet and for the animal to have it removed. Yung gano'n nakalaki. Kung yung ang aso, kapag isa lang ang bull, can actually reproduce. Pwede siyang mag-mate, pwedeng makabuntis, at pwede nilang maipasa yung trait na ito doon sa mga magiging anak nila. So, it is an undesirable trait. Better if you just have them castrated right away. Factors to consider on when to have your dogs and cats castrated. No? For some vets, lalo na kapag when you do yung mass castration sa street, kapag naka-descend na yung testicle, pinapakastrate nila. Yeah, but if this is a pet, oh, kung high risk yung aso o yung pusa, ibig sabihin madaming females and they don't want accidental impregnation of the other females, no, 6 months and above. I personally prefer 1 year old and above kasi this is the time na physiologically mature na yung aso. So you don't demand as much hormones from the adrenal glands to produce the secondary sexual characteristics that our pets actually get from the testicles. So, depende sa case, depende sa situation, at depende sa condition kung kailan nyo gustong ipakastrate. So natanggal ko yung testicle na nandun sa loob ng abdomen. Ang gagawin na lang natin is just the typical castration that we do, yung excess scrotal or yung scrotal castration. No? Pwede po bang i-castrate kapag matanda na? Yes, especially if high risk for prostate cancer or testicular tumors. No? And minsan kapag malaking na, yung halimbawa yung minsan may mga masses tayo na nakikita na nasa singit or intra-abdominally, mas maganda kung patanggalin na sila habang maliit pa lang. These masses are actually space-occupying lesions. So ibig sabihin, it will impede on the internal organs like the bladder, the colon. So ito yung pantog na nag-store ng ihi, no? So if you notice, madalas umihi yung aso o kaya may blood doon sa kanilang pag-ihi, no? O kaya parang you can palpate masses doon sa intra-abdominally. Parang mararamdaman mo, laging turgid yung abdomen. So have them check. Best is radiographic or ultrasound para malaman natin kung may masses nga na nandun sa loob, if it has not descended, no? Procedure for castration, dadalhin ito sa veterinaryo. You'll do screening through blood exam. Kung pumasa, pwedeng gawin na agad yung procedure, no? Or you schedule kung kailan available yung may-ari or yung vet. 15 to 20 minutes, you're done. For cats, 5 minutes or less, no? Mas matagal sometimes in preparation rather than the procedure. So, and the dogs can go home the same day na dinala nyo sila. Depende sa schedule kung kailan sila gagawin. We are already experiencing so many dogs that are being neglected in the streets. No? Population control is ever more important. Having your dogs and cats castrated is a very good way to control other diseases and to control the ever-growing population of stray animals in the streets. Thank you for watching, and please don't forget to click the subscribe button. See you again next week.